Mga tanong at sagot tungkol sa mga hindi qualified sa second trans. Nagtataka ka ba kung bakit tinanggal ka sa pangalawang pamamahagi ng ayuda? Bago natin sagutin ang ilang mga tanong, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang button para lagi kang updated sa susunod ko pang mga videos. This channel is not affiliated to any government agency. Information given herewith is based on research only. Ayon sa DSWD, nasa 3 million na mga beneficiaries ang tinanggal sa listahan ng unang ayuda. Sabi nila, ito raw ay may mga dahilan kung bakit hindi na sila isinama pa sa pangalawang pamimigay ng SAP. Narito ang ilan sa mga tanong na sinagot ng DSWD. Number 1. Bakit ka nawala sa listahan? Ang lahat na nakatanggap ng unang bugso ay dumaan sa masusing validasyon upang matukoy ang kanilang kwalifikasyon. Sinisigurado din ng kawaning ng DSWD na hindi nakakuha na higit sa isang ayuda ang mga benepisyaryo sa ilalim ng Social Amelioration Program. Number 2. Ano ang dahilan kung bakit ka tinanggal? Ang mga sumusunod ay maaaring naging dahilan ng iyong pagkatanggal ay ikaw ay hindi kwalipikado dahil ikaw ay mag-isa lamang sa buhay. Halimbawa, kung ang iyong pamilya ay nasa probinsya at ikaw ay mag-isa lamang nangungupahan o nakatira sa isang bahay. Dahil ang programang ito ay kada pamilya at hindi individual, ikaw ay hindi qualified kapag isa sa iyong pamilya ang inilista mo sa iyong SAC form ay nakatanggap ng anumang uri ng ayuda mula sa ibang ahensya ng programa. Lingid sa kalaman ng lahat na isa lang ang dapat mabigyan ng SAC form sa mag-live-in partner. Kung nakatanggap sila parehas sa unang pamamahagi pa lang ay hindi na sila makakatanggap pa sa pangalawang pagkakataon. Dahil ang ayuda ng SAP na dapat matatanggap na isang pamilya ay katumbas ng 2 buwan. Sa tulong ng mga barangays ay matutukoy nila ito sa pamamagitan ng pag-monitor sa inyong pamumuhay. Dahil sa masusing validasyon bago pa man ipasa sa mismong DSWD, ang mga papel ay sinasala muna ito ng mga barangay at lokal na pamahalaan. Number 3. Paano malalaman kung ano ang dahilan ng iyong pagkatanggal? Ang kopya ng listahan ng mga natanggal na may kalakip na dahilan ay nasa inyong lokal na pamahalaan. Maaaring makipag-ugnayan sa inyong barangay o LGUs para malaman kung ano ang dahilan ng inyong pagkatanggal. Number 4. Wala na bang pag-asa makatanggap ng tulong ang mga natanggal at hindi nabigyan ng ayuda? Maaari kang mag-apply ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations sa inyong LGUs at sa mga tanggapan ng DSWD. Number 5.